What's up mga tol? Nabigyan rin ba kayo sa kasiksihan noon ni Raymundo? Naalala niyo pa ba siya mga tol? Sa video ito mga tol, alamin natin ang kanyang buhay at kumustahin natin siya kung anong meron na siyang buhay ngayon. Tara! Pero bago yan mga tol, nais ko lang siya shoutout ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood sa ating channel. Unang-una, shoutout nga pala kay Toxboy. Shoutout rin kay Jaco Mansano. Shoutout rin kay Zin Leonard Mendoza. Shoutout naman kay James Band. Shoutout rin kay Amy Adolfo. Shoutout rin kay Gia Aravis. Shoutout naman kay Rins De La Cruz. Shoutout rin kay Daranggang Magay. At pinakauli, shoutout rin kay Sarah Faith Swansing. Mga tol, maraming salamat sa patuloy na suporta at patuloy na panunood sa bawat ina-upload kong video. God bless you sa inyong lahat mga tol. Sirena Mare Padilla Raymundo, unakilala nating Ina Raymundo, ay ipinanganak noong December 9, 1975 at may edad na siya ngayon na 44 years old. Si Ina ay nakilala bilang isang batikang aktres, isang modelo at isang singer. Pero bago pa na mayagpag ang pangalan ni Ina Raymundo sa showbiz at bilang aktres, ay una siyang na-discover noon sa isang TV commercial na San Miguel Bear noong 1990. Noong 1994 naman ay nagkaroon ng first magazine cover si Ina Raymundo sa edad niya na 18 years old. At dahil sa nakitaan siya ng kanyang kasiksihan noon, ay nagkaroon ulit siya ng cover noong 2000 sa People Asia. Nagkaroon din siya ng cover sa FHM Philippines noong 2015 sa edad niya noon na 39 years old. At naulit naman noong 2017 sa edad niya naman na 41 years old. At dahil sa nakitaan si Ina Raymundo noon ng kanyang kasiksihan, hindi nakakaila na maraming offer din sa kanya ng mga pelikula at mga TV series. Napasabak rin noon si Ina Raymundo sa mga action movie at nakatambalan ang mga magagaling na action star katulad na lang ni Philip Salvador sa pelikulang Kaaway Hanggang Hukay noong 2001. Nakatambalan niya rin si Bong Revilla sa pelikulang Espio por Santiago at napasama naman siya sa pelikula ni The King Fernando Fu Jr. sa pelikulang Ising ng Tundo. Nagkaroon naman ng romantic movie si Ina Raymundo sa pelikulang Tuhog na nagkaroon siya dito ng award, Nagawa Dorian Award for Best Actress noong 2000. Na ang istorya ng pelikula ay hango sa isang babae na nabiktima ng incestuous rape. Noong 2003 naman ay nagpakasal si Ina Raymundo sa isang Ukrainian-Canadian na isang businessman na si Brian Potornak, na ngayon ay meron na silang 5 anak. Si Ina Raymundo ngayon ay kasalukuyang naninirahan kasama ang kanyang 5 anak at ang kanyang asawa sa ibang bansa. Active rin si Ina Raymundo sa kanyang mga social media account katulad na lang ng kanyang Instagram account na sa katunayan nga ay palagi nga itong nagpo-post tungkol sa kanyang buhay ngayon. At makikita rin sa mga post ni Ina Raymundo na masayang-masaya siya kasama ang kanyang pamilya.
nakikita rin sa mga post ni Raymundo na active rin siya sa kanyang pag-workout, kaya hindi nakakailan na napanatili niya pagandahin ang kanyang katawan hanggang ngayon. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyong lahat. Paalam! We'll be right back.